Ano nga pong title ng series natin? God's Wisdom for Your Questions. Ang Diyos po ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan. At ito po ay masaganang ibinibigay ng Diyos nang walang panunumbat. Yan po ang sabi ng James chapter 1 verse 5. Natutunan po natin ang lahat ng tanong natin patungkol sa aral, doktrina, at pamumuhay Kristiyano. Sino pong sagot? Si Jesus in His finished work on the cross and resurrection. Amen mga kapatid? Nothing more, nothing less, nothing else. Jesus only in His finished work on the cross and resurrection. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. So umaga pong ito, sasagutin po natin. Dahil sasagot po tayo, masagot po tayo lagi ng mga katanungan. So ang sasagutin po natin sa umagang ito ay yung tanong na, tunay po bang may issue tayong mga nasa biyaya pagdating sa obedience? Masasagot din po yung tanong na, is it all right to keep on sinning willfully? So gaya nga po ng nasabi ko kanina, ang sagot sa mga tanong na ito ay ang mabuting balita ni Kristo. Amen mga kapatid, pag-usapan po natin sa umagang ito ang mensahe na may pamagat, the grace of God made us obedient. Kaya right there and then pwede na po nating sagutin yung tanong natin. Kung may issue ba tayong nasa biyaya pagdating sa obedience? Ang sagot po dyan ay big, big no. Bakit mga kapatid? Because the grace of God made us obedient. Amen po ba mga kapatid? Tayong nasa biyaya ay walang issue, wala tayong problema when it comes to obedience. Bakit? Tayo kasi ay nakakasunod lamang dahil sa biyaya ng Diyos. Yung kakayahan natin na sumunod ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Amen? Hindi sa mga sarili nating kalakasan at effort, nakakasunod lamang tayo at nakakagawa lamang tayo ng isang mabuting bagay o mabuting gawa dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Because the grace of God made us obedient. Amen mga kapatid? Alam niyo po ba na marami na po ang sumubok, nag-try ng nalumikha ng kiskisan or friction sa pagitan ng konsepto ng pagsunod, ng biyaya at ng pagsunod. Pinaglalaban po nila. Pinaglalaban nila, pinagbabangga nila yung dalawang katotohanan ito na para bagang ang biyaya at pagsunod ay hindi maaaring umiral or pagsamahin kapag nandun yung isa. Parang langis at tubig. Parang pagpalaman or spread ay hindi mo pwedeng pagsamahin yung peanut butter at saka yung mayonnaise. Natry nyo na po yun. Kasi magkaiba sila ng chemical properties. Pero mga kapatid, ang biyaya po at pagsunod ay magkarelasyon. Sabihin po natin, ang biyaya at pagsunod ay magkarelasyon. Hindi lamang po sila magkarelasyon. Sila'y magkaugnay, magkasama, magkatugma, magkasundo, magkabagay, at magkasanggang dikit. Sanggang dikit po yung pagsunod at biyaya. Grace and obedience goes together. You cannot be graced and be disobedient at the same time. Imposible pong mangyari yon mga kapatid. Nang tayo po ay na-born again, sino po dito ang born again na? Hallelujah, wag po kayong mahiya. Proud tayo na tayo born again na. Tayo ay naipanganak ng muli. Naligtas. Then immediately, we began to walk in the obedience of faith. Ibig sabihin po mga kapatid, yung obedience is like believing. Tingnan po natin yung sabi ng Romans chapter 1 verse 5. Sa pamamagitan ni Kristo, tinanggap namin ang kaloob na maging apostol para madala namin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya ang mga tao sa lahat ng bansa. So, ibig sabihin mga kapatid, believing is like obedience and obedience is like believing. Believing in Christ and obeying Him are used synonymously. Amen mga kapatid. Tinawag po tayo ni Kristo para maniwala sa Kanya. Yun po yung calling sa atin para tayo ay maniwala sa Kanya. And to refuse to believe Jesus is to disobey that call.
Amen, mga kapatid. Kaya pwede natin sabihin na yung believing is obedience and obedience is believing. Kasi ang pagkatawag po, ang layunin po ng Panginoong Jesus ang pagkatawag sa iyo at sa akin ay para tayo ay maniwala. At kung hindi po tayo maniniwala, dinidisobey po natin, sinasansala po natin yung panawagan sa atin ng Diyos, yung calling sa atin ng Diyos na tayo ay maniwala. Kaya yung believing is obedience both in becoming a Christian and walking in Christ through our lives. Wala pong time lapse. Nung po tayo'y maborn again, nung moment, at the very moment na tayo po ay maborn again, wala pong time lapse. Yun din po ay nagsimula tayong sumunod kay Kristo. Tama mga kapatid? Wala pong ano yun, walang pagitan. The moment you believe, the moment you got born again, nung ikaw ay maniwala, yun din yung moment na ikaw ay sumunod kay Kristo. Ngayon mga kapatid, nang tayo sumampalataya, nang tayo naligtas, otomatikong tayo'y naging obedient din kay Kristo. Ngayon mga kapatid, bakit? Sabi po ng Ezekiel 36:26. Anong sabi ng Ezekiel 36:26? And I will give you a new heart and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and I will give you a tender, responsive heart. Ano daw pong klaseng puso ang binigay sa atin ng Diyos? A tender, responsive heart. Eh ano ba yung tender, responsive heart? Eh di yun yung obedient heart. Hawakan mo yung puso mo ay kapatid. Obedient na yan sa Diyos. Amen mga kapatid. Palakpakan nga po natin si Jesus. Hallelujah. Ibig sabihin, the new birth gives a new heart that desires to obey the word. Nang tayo ay maborn again, nagkaroon tayo ng bagong puso na ang naisin ngayon ay sumunod sa Diyos. Nothing more, nothing less, nothing else. Amen mga kapatid. If you are obedient, it is because you are graced. Sabi mo sa iyong katabi, you are grace. Nabiyayaan ka na. Amen. If you are obedient, it is because you are grace. For you can only truly obey through the grace of God. The grace of God made us obedient. Amen po mga kapatid. Nakakasunod lamang po tayo ngayon dahil sa biyaya ng Diyos. Una po nating naranasan ang biyaya ng Diyos. Ano ba yung biyaya ng Diyos na binigay sa atin? Tayo ay nabiyayaan ng bagong puso. At yung bagong puso na mayroon tayo ay pusong masunurin kay Kristo. Amen mga kapatid. Hallelujah. Biyaya ng Diyos ang nagkukos para tayo ay makasunod. Biyaya ng Diyos ang dahilan kaya't nagagawa mo at nagagawa ko ngayon na sumunod. Sabi po ng Philippians chapter 2 verse 13. For it is not your own strength, but it is God who is effectively at work in you. Wow. Both to will and to work that is strengthening, energizing and creating in you the longing and the ability to fulfill your purpose for his good pleasure. Wala po tayong monitor eh. Sabi doon sa Philippians 2:13, for it is not your strength. Hindi mo kagagawan. But it is God who is effectively at work in you. So nagagawa lang nating sumunod kasi ang Diyos ay aktibong kumikilo sa iyo at sa akin. Amen? Nagagawa nating sumunod hindi dahil masunurin tayo, hindi dahil mabait tayo, hindi dahil magalang tayo. Wala pong masama sa mga bagay na yun. Pero nagagawa lang po natin yung pagsunod dahil yung kapangyarihan ng Diyos ay epektibong kumikilos sa iyo at sa akin. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Yung kagustuhan, yung desire, yung longing na gawin natin, yung energy, yung kakayahan para magawa ang layunin ng Diyos. Ano po bang layunin ng Diyos? Makasunod tayo sa Kanyang kalooban. Ang lahat ng kakailanganin natin para magawa natin at makasunod tayo sa Diyos ay hindi sa sarili nating lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na epektibong gumagawa sa iyo at sa akin. Ano pong tawag dyan? Biyaya. Amen? You are able to obey and desire God's will because of grace.
Ngayon mga kapatid, wala tayong ambag or walang effort na nagmumula sa atin. Ang lahat lamang ng dahilan kung bakit tayo nakakasunod ngayon at nakakagawa ng mabuting bagay ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Sabihin mo nga sa iyong katabi, you are graced. Nabiyayaan na tayo. Amen mga kapatid. We have been graced. That is why we can now obey. The grace of God made us obedient. Alam po natin na tayo nabiyayaan na dahil sa tinapos sa gawa ni Kristo at muling pagkabuhay. Kaya nga, laging ang batian natin, you are graced, we are graced. Pagka may message tayo, laging ang huli, we are graced. In Jesus, we are grace. Ibig sabihin, tayo pong mga anak ng Diyos. Sino nga po ulit dito mga anak ng Diyos? Amen. Tayo mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, naligtas na at pinagpala, ay nananatiling ligtas at pinagpapala dahil sa biyaya ng Diyos. Amen mga kapatid. Ano pong sabi ng Ephesians chapter 1 verse 6? And to the praise of the glory of His grace in which He hath graced us in His beloved Son. Anak ng Diyos, tandaan mo. Anak ng Diyos, tandaan mo. Ikaw ay nabiyayaan dahil kay Kristo. Ayan mga kapatid. Bakit? Kung ito po, review na lang natin eh. Ano ba yung salitang grace? Pag sinabing grace yan, the word grace or karitoo sa Greek, means to pursue with grace, sundan at tugisin ng kagandahang loob. Wow! Ano ba yung sabi sa Psalms 23 verse 6? Your goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Wow! Ang ganda nun mga kapatid. Ano pang ibig sabihin ng grace? To compass with favor, palibutan at saklawin ng pabor. Huwag kang kikilos ang masama. Napapalibutan ka ng biyaya ng Diyos. Amen! Chill ka lang. San ka man mapunta, san ka man dumating, or san ka man lubugan ng araw. Chill ka lang. Ikaw ay napapalibutan ng biyaya ng Diyos. Amen mga kapatid, ng pabor ng Diyos. Ano pa? To honor with blessings. Parangalan ng pagpapala. Tignan mo ngayon, katabi mo ngayon sa kanan at sa kaliwa. Di kay bless na bless yan. Amen mga kapatid. Grace na grace iyan. Make accepted. Tayo'y ginawang katanggap, tanggap. Be highly favored. Naging labis or lubhang pinapaboran. Wow. Hindi ka lang favored. You are highly favored. Amen mga kapatid. We have been graced by the hyper grace of God. Amen mga kapatid. Ano po ba yung hyper grace? Di po ba pinag-aralan natin? Pag sinabi natin hyper grace, it is the extreme favor of God that extend over, beyond, and above, super abundant. Wow! Hallelujah! We have been graced by the hyper grace of God. Higit pa sa sobrang sagana. Na-imagine nyo po ba yun? Na ikaw ay pinagpala at pinaburan ng Diyos higit pa sa sobrang sagana. Ang pabor at pagpapala sa'yo ng Diyos ay over the top. Na-imagine nyo po yun? Na-imagine nyo po kung hanggang saan yung pinaka mataas? Ay lagpas pa dun ang pabor at pagpapala sa'yo ng Diyos. Amen mga kapatid? We have been graced by the hyper grace of God. At kung mapapansin niyo po yung salitang grace, past tense na po yan. So, ibig sabihin, permanente na natin itong kalagayan. We are permanently graced. Wow, ang ganda nun mga kapatid. Yan ang permanente mong kalagayan dahil kay Kristo. At dahil permanente mo ng kalagayan yan, hindi na ito pwedeng baliktarin. Tama mga kapatid? Sabihin mo nga sa iyong katabi, you are permanently graced. Walang pwedeng magbago. Hindi pwedeng baliktarin, hindi pwedeng ma-reverse, hindi rin pwedeng bawiin. Bakit? Dahil tayo ay in Jesus. Amen mga kapatid, tayo ay na kay
Kristo, hanggat buhay si Kristo, ay si Kristo, He lives forever more. That is why you and me is forever grace. Wow, ang ganda nun mga kapatid, walang pwedeng magbaliktad or magbawi ng katotohanan na ang kalagayan mo dahil kay Kristo, ikaw ay permanenteng nabiyayaan. Woo! Thank you Lord, salamat po Panginoon, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Ipinanganak ka ng muli, born again ka na, tama? Final na ito. Nung ikaw ay ma-born again, hindi pwedeng ma-reverse yung pagkapanganak na muli sa'yo at maging unborn again ka. Imposible yun mga kapatid kasi final na yung pagkapanganak na muli sa atin at hindi pwedeng ma-reverse. Kung final na yung pagiging born again mo at kapanganakan mo muli, ibig sabihin, final na rin yung pagiging grace mo. Amen mga kapatid? Final. That is final. Wala na pong makakabawi. Final na ito sapagkat in Jesus tayo. Meaning, hindi ka maiwawala at hindi ka rin pwedeng makawala kay Kristo. So, ibig sabihin, saan ka man mapunta, saan ka man makarating, saan ka man lubugan ng araw, ikaw ay permanently grace in Jesus. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Final na ito. At final na rin. Kung final, kung ikaw ay permanently grace na, ibig sabihin, ikaw ay permanently and finally, obedient na din, mga kapatid. Tama? Kasi sabi natin kanina, walang time lapse. The moment na ikaw ay na-convert, the moment na ikaw ay na-born again, yun din yung moment na ikaw ay nagsimulang maging obedient. Amen, mga kapatid. The grace of God made us obedient. Therefore, now, permanently graced and obedient na tayo. Maari po ba nating palakpakan si Jesus? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alam niyo po, ang isa sa napakaraming pagpapala dahil graced na nga tayo, graced and obedient na tayo, mga kapatid, na naipagkaloob sa atin ng Diyos ay nang baguhin tayo ng Diyos. Amen po ba? Sino po dito ang mga binago na ng Diyos? Kaya nga kagaganda at kagagwapo ninyo ngayon. Sabi ni Mama Cora kanina, meron akong sorpresa sa'yo. Tapos paglingon ko, pagharap, ang sumalubong ay si Brother Joel. Oy, welcome back, Brother Joel and family. Sabi ko, kagwapo naman ang sorpresa ni Mama. Kaganda rin niyang katabi mo. Abay, mag-amen kayo. Wala nang magsasabi na maganda at gwapo kayo, kundi yung mga tunay na nabiyayaan. Amen mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Isa po sa napakaraming pagpapala na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay nang baguhin tayo ng Diyos. God made us new creation. Ano pong sabi ng 2 Corinthians 5:17? Ito po'y alam na natin. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Pagamat tayo ay umiidad, physically, pero tayo po ay bagong-bago dahil kay Kristo. Amen mga kapatid. The old has passed away. Behold, the new has come. Ay, ang tanong po ay ito, paano tayo naging new creation? Paano nangyari na tayo ay naging bagong nilalang? Number one, ito po, we died with Jesus. May ipapasabi po ako sa inyong katabi, pero careful po kayo pag sinabi niyo. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid. Sige po, repeat after me. Kapatid, namatay ka na. Oh, careful ah, careful ang pagsabi ah. Namatay ka na. Bakit? Tayo ay naging bagong nilalang sapagkat tayo ay namatay kasama ni Kristo. Our old sinful selves died with Jesus. Anong sabi ng Romans chapter 6 verse 8? And since we died with Christ. O tama ba? Sinabi mo yung katabi mo, namatay na siya? Namatay na. Tayo ay kasamang namatay ni Kristo. Ang sabi ng Romans 6:6. Ito yung topic natin last week. We know that our old sinful selves were crucified with Christ.
ikaw ay napako at namatay kasama ni Kristo. Ang iyong lumang pagkatao, anong klaseng pagkatao mayroon tayo dati? Tayo ay makasalanan. Kaya sabihin muli sa katabi mo, namatay ka na. Ang iyong lumang pagkatao ay namatay na. Tama mga kapatid, ito'y kasamang napako at namatay ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. So ibig sabihin mga kapatid, tayo naging bago nilalang sa pamamagitan ng pagpatay sa luma nating pagkatao. Amen? Ano nga po ulit yung luma nating pagkatao? Makasalanan. Doon sa krus, ikaw at ako ay napako at kasama kang namatay ni Kristo. Kaya dun po sa tanong na is it alright to keep on sinning willfully, ang sagot po natin dyan ay big no din. Amen mga kapatid? Paano magpapatuloy sa pagkakasala o sa kasalanan ng isang patay na? Paano magpapatuloy sa pagkakasala ang isang hindi na umiiral o hindi na nag-e-exist? Pagpatay po ba nakikita nyo pa? Imposible. Pag ang patay po ay nakikita nyo pa, magpa-check up po kayo. Tama mga kapatid, ang patay ay hindi na natin nakikita. Paano magwawala? Sabi nung iba, yung mga nasa biyaya, nagwawalwal sa kasalanan. Paano magwawalwal sa kasalanan o sa pagkakasalang isang patay na ay wala na nga siyang kayang gawin? Amen mga kapatid, unfunctional na nga siya. Hindi maaaring magpatuloy sa kasalanan ng isang bagong nilalang sapagkat bago na rin ang gusto niyang gawin, ginugusto at mga naisin. Amen! Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Kung ano na yung gusto ng Lord, yun na ang gusto mo ngayon. Kung ano yung dinidesire ng Lord, yun na rin ang dinidesire ng puso mo ngayon. Amen! Kaya imposible na isang bagong nilalang na namatay na at naipakong kasama ni Kristo sa krus ay magpatuloy pa, enjoyin pa at magtampisaw pa sa paggawa ng kasalanan. Amen mga kapatid? Pero ang problema po sa panahon natin ngayon, marami pong mga Kristiyano nahihirapang maintindihan, intindihin at nag-i-struggle na tanggapin ang gospel of grace. Tama mga kapatid? Alam nila na si Kristo some 2,000 years ago ay napako dun sa krus para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Pero bakit sila nahihirapang tanggapin yung gospel of grace? Kasi hindi nila alam na sila rin ay napako at namatay kasama ni Kristo doon sa krus. Ngayon mga kapatid, yun po ang part na hindi nila maintindihan. Their old sinful selves were crucified with Christ, died with Jesus, killed at the cross. Amen mga kapatid, the grace of God made us obedient. We become new creation. Paano? We died with Jesus, we were crucified with Jesus. Eh pangalawa, we become holy and righteous. Taas nga po dito mga holy and righteous. Sabi na 2 Corinthians 5:21, God made him who had no sin to be sin for us so that in him we might become the righteousness of God. Ang luma mong pagkatao na makasalanan at disobedient, yan po tayo, ngayon ay banal at matuwid sa harapan ng Diyos. Good news po ba yan mga kapatid? But parang hindi napangiti ang iba. Ikaw na dating makasalanan at disobedient, ngayon, sa iyong bagong pagkatao, sa iyong pagiging bagong nilalang, ikaw ay banal at matuwid sa harapan ng Diyos. At dahil ikaw ay banal at matuwid sa harapan ng Diyos, itong iniuutos sa iyo ng Diyos. Inuutusan ka ngayon ng Diyos na isuot mo ang iyong bagong pagkatao. Anong sabi ng Ephesians chapter 4, verse 24? And to put on the new self. Ano ba yung new self natin ngayon, mga kapatid? Tayo ay holy and righteous. Yan ang pinagagawa sa'yo ng Diyos. Isuot mo, lakaran mo ang iyong bagong pagkatao na banal at matuwid sa harapan ng Diyos. Kumbaga po sa computer, hindi po ako masyadong techie, kumbaga sa cellphone, nagkaroon po ng hard reset. Pag pala, tama ka Brother Herbert, pagka nagkaroon ng hard reset, nabubura yung lahat ng mga files.
Ganun po yung ginawa sa atin ng Diyos. Binura yung ating lumang pagkatao na matay, nilibing. At dinownload down tayo ng Lord ng bagong application. Anong bagong application mo? Holy and righteous. Amen, mga kapatid. Yan ka ngayon, kapatid. Dahil matuwid na tayo ngayon sa ating bagong pagkatao, bunga ng biyaya ng Diyos. Remember our title, the grace of God made us obedient. Obedient na tayo ngayon, mga kapatid. Graced and obedient tayo. Holy and righteous tayo ngayon dahil sa biyaya ng Diyos. Tayo ngayon, sa totoo lang, mga kapatid, ay matitino na. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kapatid, hindi mo na kailangan magpa-check up. Hindi ka na makakakita ng patay na, hindi mo na makakita yung patay. Hindi mo kailangan magpa-check up. Bakit? Ikaw at ako ngayon ay matino na. Tayo ay matitino na. Sabihin nga po natin, matitino na tayo ngayon. Natatawa po yung iba. Pero yun po yung katotohanan. Matitino na tayo ngayon dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? Hindi mo na pwedeng awitin ngayon, ako ang hari ng sablay. Hindi ka na ngayon hari ng sablay. Tama? Bakit? Hindi ka na sablay. Ikaw ay matino na dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? Nakakapag-isip ka na ng tama. Nakakapag-desisyon ka na ng tama. Nagagawa mo at nasusunod ngayon yung perfect will ng Diyos. Bakit sa biyaya ng Diyos, ikaw at ako'y matino na? Amen, mga kapatid? Hindi ka na hari ng sablay. Hindi ka na rin kumakanta ngayon ng que sera, sera. Whatever will be, will be. Hindi na. Bakit? Sa biyaya ng Diyos, ikaw at ako ay matino na. Amen, mga kapatid. Kung noon sa luma nating pagkatao, ano nga po yung luma nating pagkatao? Makasalanan. Ay napakadali nating gumawa ng masama. Sa luma nating pagkatao, napaka-normal, napaka-natural, at napaka-spontaneous para sa atin ang gumawa ng masama. Habang hirap naman tayong gumawa ng mabuti. Kaya nga, kanta mo nun eh, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Amen, mga kapatid? Hirap na hirap tayong gumawa ng mabuti. Pero ngayon, yan, sabihin nga po natin, ngayon. Ngayon. Kailan? Ngayon. Bukas. Ngayon. Ngayon ulit. Tama, mga kapatid? Ngayon, may mga bago na tayong nilalang. Matitino na tayo dahil sa biyaya ng Diyos, obedient na tayo. Amen? Hindi kagaya ng dati. Ngayon, napakadali na natin gumawa ng tama at mabuti dahil gustong-gusto na natin sumunod sa kalooban ng Diyos. Habang hirap na hirap tayo ngayong gumawa ng kasalanan. O diba, nabaliktad? Ano mga kapatid? Dati, hirap na hirap tayong gumawa ng mabuti at spontaneous and natural lang sa atin yung paggawa ng masama. Pero ngayon, dahil sa biyaya ng Diyos, obedient na tayo. Napaka-natural at napaka-spontaneous na ngayon sa atin ang gumawa ng mabuti habang hirap naman tayong gumawa ng kasalanan. Biyaya ng Diyos yan, mga kapatid. Bakit ayaw mo nang magkasala? Ayaw mo nang gumawa ng masama at ayaw mo nang magpatuloy dito. Bakit? The grace of God made us obedient. Amen, mga kapatid? The grace of God made us obedient and now we are eager and excited to do good works. Yun na ba ang gusto mong gawin ngayon, mga kapatid? Yung bang pag-gising ng umaga dahil ngayon ay Sunday, mabuting bagay ba yun, kapatid? Yung pag-gising ng umaga at inayos mo ang iyong sarili, ikaw ay naliko, nagpuskus, nagpabango, nagplansya ng damit, nagsuot ng maganda, nag-makeup, nag-lipstick, nagpapogi, nagpagupit, naglagay ng uso pa kapong pamada ngayon. Bakit ka excited, kapatid? Kasi dahil sa biyaya ng Diyos, ginawa ka ng Diyos na masunurin. Alam mo that Sunday is the Lord's Day. Excited ka ngayong makipanambahan sa ating mga
kapatiran. Amen, mga kapatid. Ano pong sabi ng Ephesians chapter 2, verse 10? For we are His workmanship, His own masterwork. Wow! A work of art created in Christ Jesus. Reborn from above, meaning spiritually transformed, renewed, ready to be used for good works. Yun ka na pala ngayon, kapatid. Ikaw ay, talo mo ang Girl Scout at saka Boy Scout. Ano sabi nila? Laging handa. Ganito pala. Pero sa biyaya ng Diyos, ikaw ngayon ay lagi ding handa sa mabubuting gawa, sa mabubuting bagay. Amen? Because the grace of God made you and me obedient. Amen, mga kapatid? Tayo ay laging handa. Amen, mga kapatid? Kasi made up po tayo eh. Made up tayo dun sa mabubuting gawa. Kung ang kaligtasan ay automatic or agad-agad kapag ikaw ay naniwala. Tama, mga kapatid? The moment you believe, ano mangyayari sa'yo? Ikaw ay ligtas. Ganon din yung pagsunod. Agad-agad din ito the moment na ikaw ay maniwala. Amen? Kaya yung pagsunod at yung biyaya, hindi natin talaga pwedeng pagsabungin, mga kapatid. Anong sabi ng paano ka mahirapang sumunod ngayon at gawin ang tama? Eh, nakadesign ka talaga para sumunod at para sa mabubuting gawa. Wala namang ibang purpose sa'yo. Wala kang ibang function. Amen? Kundi ang sumunod at para sa mabubuting gawa. Anong sabi ng Titus 2:14, mga kapatid? Who gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself a people that are His very own. Anong gustong gawin? Eager to do what is good. Ano ba yung eager sa Tagalog? Sabi. Gigil na gigil. Gigil na gigil sa paggawa ng mabuti. Yan kaya ngayon, kapatid. The grace of God made us obedient, kaya't eager tayo to do good. Dahil sa biyaya ng Diyos, hindi tayo ngayon mapigilan sa paggawa ng mabuti. Nararanasan niyo po ba yan, mga kapatid? Nararanasan niyo po ba? Nakikipag-unahan pa nga tayo. Sakay mo ng jeep, nakita mo yung kapatiran mo. Ay, sister, ako na magbabayad. Ay, hindi ako na. Hindi, sister, ako na magbabayad. Minsan lamang kita makasama. Ay, sige, ikaw na nga. Nag-uunahan pa tayo sa paggawa ng mabuti. Ang paggawa ng mabuti sa atin ngayon ay normal at spontaneous na gawain natin dahil sa biyaya ng Diyos. Wala kang gustong gawin at excited gawin, kundi ang mabuting bagay. Bakit? The grace of God made us obedient. Hindi ka na ngayon pinipilit at itutulak para umatid ng cell. Mamaya po, may cell tayo. Hanapin niyo po yung mga respective cell groups. Hindi ka na lagi pinapalo-up at nagmamakaawa yung cell servant. Please naman, kapatid. Umatend ka naman ng cell. Hindi na. Obedient ka na eh. Tama, mga kapatid? Hindi na rin po mahirap sa atin yung magpatawad. Sino po dito ang nahirapan pang magpatawad ngayon? Yung halimbawa nagkaroon kayo ng friction or kiskisang magkakapatid or magkakilala or saan man yan, hindi na tayo nahirapang magpatawad, mga kapatid. Kapag yung expectations mo ay hindi siyang nangyari, hirap ka pa bang mag-move on? Hindi na. Yung paborito kong team na Inebra, hindi nakapasok sa finals. Dali ko lang nag-move on, lumampi ako sa Meralco. Baka sakaling bumaba ang charge sa kuryente. Di ba, hindi na tayo hirap mag-move on. Ikaw ba'y nagtatampo pa ngayon kapag hindi ka nabati? Katabi ko na, hindi pa ako binati. Minsan na nga lang kami magkita, minsan na lang ako pumunta ng Mother Church, hindi pa ako binati. Minsan na nga lang ako umattend, hindi pa ako binati. Wala pang bumati sa akin. Nagtatampo ka pa, kapatid. Hindi na. Tama, mga kapatid. Bakit? Masuno rin na yung puso natin. Tender na. Malambot na yung bagong puso na mayroon tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Amen, mga kapatid. Ikaw bang ngayon pinipilit pang mag-church?
Tinatanong ko po kayo. Pinipilit ka pa bang mag-church ngayon? Hindi ka na pinipilit mag-church. At maaga ka nang dumating. Hallelujah. Ayun mga kapatid, palakpakan po natin si Jesus. Maaga ka na ngayon dumating. Tingnan mo nandito ka, hindi ka late. Amen mga kapatid. Hindi ka na pinipilit mag-church at maaga ka nang dumating. Hindi mo na kinocompromise ang araw ng Linggo para sa mga iba mong lakad at schedule. Because Sunday is the Lord's day. Amen mga kapatid. Bakit? Obedient ka na. Hindi ka na pinipilit at tinatakot para magbigay. Wow. Kaya nga po tayo ngayon, hindi na tayo, may exhortation pa baga tayo? Hindi na tayo pinipilit, hindi na tayo kailangang encourage na magbigay. Tama mga kapatid? Grace and obedient na tayo ngayon mga kapatid. Hindi ka kailangang pilitin at takuting magbigay, but generously, voluntarily, and cheerfully, you give. Amen mga kapatid. Yan na tayo ngayon mga kapatid. Hindi ka nahirap at pinipilit pang tumulong sa iba, but joyfully, ginagawa mo ito. Dahil grace and obedient na tayo ngayon, mga kapatid. Amen? Dahil sa biyaya ng Diyos, meron na tayong pusong masunurin. Ang dami pa mga talata, mga kapatid. Kulang po yung oras natin. Baka abutin tayo ng Pasko. Eh, mamaya'y birthday celebration pa ni Baby Sasa. Pag pinag-usapan po natin ang napakarami pang biyaya na kayang gawin ng Diyos para tayo ay patinuin. Pero ganun pa man mga kapatid, naglista po ako ng ilan mga kapatid para patinuin tayong mga Kristiyano. Taas nga po kamay dito ng mga matitino na. Oh, yung iba hindi ko alam sa inyo. Amen po mga kapatid. Una, tayo mga born again na at tayo mga bago ng nilalang. Anong sabi ng 2 Corinthians 5:17? Balikan lang po natin. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ang dati nating makasalanan ng kalikasan na siyang sanhi ng hindi natin makontrol na paggawa ng masama o ng kasalanan ay wala na, naipako na, namatay na ang kasama ni Kristo doon sa krus. Yun pong sabi ng Romans 6:6. Pangalawa, kaisa na natin sa Espiritu si Kristo. Ano sabi ng 1 Corinthians 6:17? But the person who is joined to the Lord, sino po dito nakipag-isa na kay Kristo, is one spirit with him. Katulad na natin sa Espiritu si Kristo. Kaya nga sabi ng 1 John chapter 4 verse 17, this is how love is made complete among us so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. Kaya nga pumayag na kayo ng gagwapo at ang gaganda na yung mga katabi ninyo. Amen mga kapatid. Pangatlo, nagising na tayo sa ating katuwiran. Ibig sabihin, everyday ng buhay natin mga kapatid, lagi tayong may consciousness. Ano yung consciousness natin? Ano yung kamalayan na mayroon tayo? Na kay Kristo, tayo ay banal at matuwid. Tayo ay naging banal at matuwid. Ano man yung ating, regardless kung ano man yung ating nagawa. Hindi ko sinabing, sige, magpariwara kayo dahil kayo naman ay holy and righteous. Pero the moment or sakali man nakagawa tayo ng mali, hindi nawawala sa consciousness natin na hindi naaapektuhan yung pagiging permanenteng banal at matuwid natin dahil kay Kristo. Amen mga kapatid? Tayo ngayon ay kasing banal at kasing tuwid ng Diyos. Sabi ng Ephesians chapter 4 verse 24, to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Nagising tayo sa ating katuwiran. Ito yung kamalayan natin sinasabi kay Kristo. Kaya ang kapangyarihan, mayroon tayo ngayong kapangyarihan na huminto sa kasalanan. Sino po dito ang kaya ng tumanggi? Uulitin ko po. Sino po dito ang kaya ng tumanggi sa kasalanan? Meron tayong kapangyarihan na tumanggi at huminto sa paggawa ng kasalanan. Anong sabi ng 1 Corinthians 15:34? Come back to your senses as you ought and stop sinning. Ang tanong, kaya mo nang gawin yan kapatid? Kaya mo nang gawin? Sapagkat meron tayo ngayong power or kapangyarihan
Dahil nabiyayaan tayo at obedient na yung heart natin ngayon, kaya natin tumanggi at kaya natin itigil ang anumang kasalanan. At kung nakakagawa man tayo ng kasalanan ngayon, mga kapatid, sino pong hanggang ngayon nakagawa pong kasalanan? Salamat po for being honest. Sa inyo po na hindi na mga nakakagawa, congratulations po sa inyo. Sakali man tayo magkasala ngayon, mga kapatid, ito ay dahil dinesisyon na nating gawin ito. Ngayon pala pag nagkasala tayo, the choice is yours. Parang kanta lang eh. Mataas kasi kaya hindi ko makanta eh. Ngayon, pag nakagawa tayo ng kasalanan, ay dinesisyon na natin itong gawin. Pag nakagawa tayo ngayon ng kasalanan, hindi ito nangangahulugan na wala tayong kapangyarihang pagtagumpayan or i-overcome yung sin. Pag nakagawa tayo ngayon ng kasalanan, the choice is yours. Amen, mga kapatid. Ang Diyos na mismo ang nakatira sa atin. Wow! Kaganda naman at kagwapo ng tahanang iyan ng Diyos. Ang Diyos na ngayon, tayo ngayon, ang new habitation ng Diyos. Kaya ngayon, lalong napapatutuhanan na ikaw at ako na nakay Kristo ay talagang malinis na sa harapan ng Diyos. Tama mga kapatid? Sapagkat we are now God's new habitation. Nagpapatunay lamang na ikaw at ako na nakay Kristo ay tunay ng malinis at magpasawalang hanggang malinis kasi hindi po titira ang Diyos sa madumi. Amen? Anong sabi ng 1 Corinthians 6:19? Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you? Wow! O di po ba yung mga verse natin, hindi siya naglalaban-laban? Amen mga kapatid? Amen po ba? Ikaw at ako ngayon ay tahanan ng Diyos. We are now God's new habitation. Meaning, malinis tayo talaga. Malinis at laging malinis sa harapan ng Diyos. Kasi hindi pwedeng tumira ang Diyos sa isang maruming tahanan. Si Kristo na mismo ang ating buhay. Anong sabi ng Colossians chapter 3 verse 4? When Christ, who is your life? Tanong, who is your life? Isa pa, who is your life? Sabi ng iba, nagpatato ng kilay. Kilay is life. Di po, sabi ng Colossians, Christ is our life. Sabi ng iba, coffee is life. Hindi. Ako'y kay hinang-hinabas ako, hindi nakainom ng kape. Coffee is life to me. Di po, sabi ng Colossians 3:4, Christ, who is your life. Amen mga kapatid. Si Kristo na ngayon ang ating buhay. At siya ang nagpapatakbo nito. O tiga mga kapatid, kaya nakakagawa tayo ng isang mabuting bagay, kaya tayo ngayon nakakasunod, kasi ang nagmamaneho ng buhay natin ay si Kristo. Amen. Ang nagmamanage ay si Kristo. Anong sabi ng Galatians chapter 2 verse 20? The life I now live in the body, I live by the faith in the Son of God. Wow, ang sarap. Kaya nga ang buhay mo ngayon, hindi na kesira-sira kasi si Kristo na ang super ng iyong buhay. Amen mga kapatid. Sabi ng Galatians chapter 3 verse 23 to 24, sinisanti na ang dating teacher ng mga Hudyo. Sino ba yung dating teacher ng mga Hudyo? Ang kautusan. Pero pagdating dun sa verse 24, anong sabi dun sa verse 24? So the law was our guardian until Christ came that we might be justified by faith. Nang dumating na yung pananampalataya, nang dumating na si Kristo, sino nang teacher natin? Now that this faith has come, we are no longer under a guardian. Hindi na kautusan ang kailangan natin para tuminuyang ang katabi mo. Amen? Yan ay matinuna dahil sa biyaya ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Anong sabi ng Titus chapter 2, 11 to 12? For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Ang ganda ng 12. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Kaya totoo mga kapatid that grace works. Oh, may message tayong ganon. Grace works at the same time.
grace shapes. Amen, mga kapatid. Yung biyaya ng Diyos ang humuhubog sa iyo at sa akin. Hindi kautusan ang kailangan natin para tayo ay tumuno. Ang kailangan natin ay biyaya ng Diyos. Sabi nung Ezekiel 36:26, meron na tayong bagong puso. At dahil bago na ang puso natin, sabi nung Romans 6:17, anong klaseng puso mayroon tayo ngayon? You have come to obey from your heart. Hindi tayo sumusunod dahil meron tayong pamantayan na sinusundan. Hindi tayo sumusunod ngayon dahil meron tayong mga set of standards. Meron tayong mga rules and regulations. Ang pagsunod natin ngayon ay mula sa puso. Hindi tayo nahihirapang sumunod dahil may bago na tayong pagkatao at mayroon tayong bagong puso. Pusong masunurin sa kalooban ng Diyos. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Nagmamahal ka ngayon kay Kristo nang walang maliw? Amen, mga kapatid. Ano sabi ng Ephesians 6:24? Grace to all who love our Lord Jesus Christ with an undying love. In love ka ba ngayon kay Lord? Sa inyo po na mga single, kung wala pa't hindi nadating, huwag mainip. Amen, mga kapatid. Patuloy tayong ma-inlove kay Jesus. Ang mahal mo, hindi mo sinasaktan sa pamamagitan ng pagsuway or pagpapasaway. Tama? Sino po dito nagmamahal kay Lord? Ganun lang yun, mga kapatid. Kung mahal mo ang Diyos, hindi ka magpapasaway sa Diyos dahil mahal mo ang Diyos. Minamahal mo siya sa pamamagitan ng pagsunod at paggawa ng makapagpapasaya sa Kanya. Amen, mga kapatid. So, obedient tayo ngayon kasi mahal natin si Lord. Amen. At once na tayo nag-obey kay Lord, napapasaya natin yung puso ni Lord. Dahil obedient tayong heart natin, lagi tayong may desire na gumawa ng mabuti, napapasaya natin ngayon ang puso ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Romans 2:4. Anong sabi po dun sa Romans 2:4? Or do you show contempt for the riches of His kindness, forbearance, and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance? So anong malinaw na kailangan natin, mga kapatid? Biyaya ng Diyos, yung kabutihang loob, yung kagandahang loob ng Diyos. Biyaya ng Diyos ang maglilid sa atin para tumalikod tayo sa kasalanan. Amen, mga kapatid? Meron po ba tayong natutunan? Parang ang bilis po, kay matatapos na. Hallelujah. Kung babalikan po natin yung Romans chapter 6 verse 17, balikan lang po natin sandali. Sabi dun sa Romans 6:17, but thank God, though you were once slave of sin. Ano daw po tayo dati? Alipin ng kasalanan. Kaya nga yung old sinful selves natin ay makasalanan. Ano nangyari sa atin? You have become obedient with all your heart. Wow, ang ganda nun, mga kapatid. Dahil sa tinapos sa gawa ni Kristo at muling pagkabuhay, ay binayayaan na tayo ng Diyos ng isang bago at matuwid na puso. Kaya ito ay ano? Masunurin sa Diyos. Kung noon alipin tayo ng kasalanan, buktot at masama, ngayon naligtas na tayo, may bago na tayong pagkatao, may bago na tayong puso. Pusong masunurin sa Diyos. Pero ang ganda po nung kasunod niyan. Ano pong kasunod nung 17? Ang tagal niyong sumagot. Ano pong kasunod ng 17? 18. Di ba, sabihin po natin yung Romans 6:18. You have been set free from sin and have become slaves to righteousness. Kaganda niyan, mga kapatid. Ibig sabihin, magka-partner yung katotohanan ng sinasabi nung 17 at saka nung 18. Ibig sabihin lamang, a slave of righteousness is someone who is obedient to God with all his heart. Tama, mga kapatid. Kung ikaw ay alipin ng katuwiran, ikaw ngayon ay masunurin sa Diyos. Eh ito po ang tanong, mga kapatid. How much of our heart is obedient to God? Sabi po dun sa Romans 6:17, you have become obedient with all your heart.
O tatanungin ko po ulit kayo, how much of our heart is obedient to God? All. All. Kasama po ba sa all yung mga personal? Kasama po ba sa all yung trabaho natin? Dapat obedient tayo kay Lord. Kasama po sa personal yung love life? Uy. Parang mahina po sagot ng mga kabataan. Ulitin ko po, kasama ba sa love life, yung kasama ba yung pagiging obedient when it comes to our love life? Salamat po sa dalawang sumagot. Sa yung negosyo, kasama yun sa all of our heart, kasama yun. Yung laman ng wallet mo, ay mahinang sagot. Kasama yung laman ng wallet mo, sa decision making, sa yung mga habit and passions, kasama? Kasama yon sa all of our heart? Sama mga kapatid? Kung mahilig kang mag-cellphone, kasama yon? Pahina ng pahina ang sagot eh. Kasi sabi doon, naging obedient daw tayo with all of our heart. So, ibig sabihin mga kapatid, in short, ang alipin ng katuwiran ay masunurin sa Diyos sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Amen mga kapatid. So, ngayon, ang pagsunod natin sa Diyos ay hindi selective. Lord, susunod ako sa'yo. Dito, magsisipag ako. Pero, Lord, huwag mo pakikalaman ng love life ko. Kasi ito namang maliligaw ko ngayon ay mabait. May trabaho. Pogi. Maganda. Eh, nung tinanong, born again. Eh, mabait naman po. Pogi. May trabaho. Responsable. Tama mga kapatid, yung mga tunay na obedient with all of their hearts, eh lahat ng aspeto ng buhay, sakop at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen mga kapatid, palakpakan nga po natin si Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. So, kung noon ay addict tayo sa paggawa ng masama, ngayon ay addict tayo sa paggawa ng mabuti, hindi natin kayang pigilan ang paggawa ng mabuti. Ito yung dahilan mga kapatid kung bakit habang namumuhay tayo sa ilalim ng biyaya, araw-araw naman ay nasasaksihan natin kung paano tayo pinapalago ng ating Diyos Ama bilang mga masunurin niyang anak. Ulitin lang po natin yung Titus chapter 2 verse 14. Wow, kanina'y eager, pero dito anong ginagamit? Who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works. Taas nga po ang kamay dito ng mga zealous for good works. Hallelujah, praise God. Kaya ito mga kapatid, hindi po tamang pagbanggain natin or hindi po biblical na sabihin na yung grace at obedience ay magkasalungat. Hindi natin sila pwedeng pagbanggain, hindi natin pwedeng paglabanin, hindi rin sila magkabaliktad. Kagaya ng sinasabi ng marami na kapag nasa ilalim ka ng grace ay lalo kang magkakasala, lalo kang magwawalwal sa kasalanan, lalo kang magiging pasaway. Maling-mali po ang pananaw na yan mga kapatid. Amen po. Sa umpisa pa lang sinabi po natin na ang biyaya at pagsunod ay magkarelasyon, magkatugma, magkasama, magkasundo, magkabagay at magkasanggang dikit. Amen. Palakpakan nga po natin si Jesus. Tandaan po natin, you cannot be graced and be disobedient at the same time. Imposible po yung mangyari. Hindi pwedeng nakaranas ka na nga ng biyaya ng Diyos, pero pasaway ka pa rin at matigas ang iyong ulo. If you are obedient, it is because you are graced. For you can only truly obey God through grace. Because the grace of God made us obedient. Amen mga kapatid. Kung masunurin ka na, sino po ditong masunurin na? Nangangahulugan lang na ikaw kasi ay nakakaunawa na at nakakatanggap na ng biyaya ng Diyos dahil lamang sa kagandahang loob ng Diyos talaga tayo makakasunod. Or biyaya lamang talaga ng Diyos ang makapagpapasunod sa atin. Ano na ngayon ang design ng puso natin mga kapatid? Ang design ng puso natin ngayon ay bigyang lugod ang Diyos. Sino po dito na nagdanais
na sa bawat gagawin niya, ito'y magbigay ng kaluguran at kaluwalhatian sa ating Diyos. Kaya nga po, lagi nating sinasabi, all by His grace, everything for His glory. Amen mga kapatid, mamuhay tayo ng matuwid. Tignan po natin yung 2 Peter chapter 1, verse 3 to 4. Ang ganda po nito, we have everything we need. Wow! We have everything we need to live a life that pleases God. It was all given to us by God's own power. Anong tawag doon? Biyaya. Tama mga kapatid, when we learn He had invited us to share in His wonderful goodness. Hindi na po tayo mahirapan ngayon gumawa ng mabuti. Hindi na po tayo ngayon nahihirapang sumunod. Bakit? God has already provided everything we have needed. Amen mga kapatid. Sabi dun sa verse 4, God made great and marvelous promises so His nature would become part of us. Wow! Salamat na yung ating old sinful selves ay namatay, ipinako, pinatay doon sa krus kasama ni Kristo upang tayo naman ngayon ay makabahagi sa mismong kalikasan ng Diyos, banal at matuwid sa harapan ng Diyos. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Lord. E ngayon po na tayo ay obedient na. Ngayon na tayo mga nabiyayaan at obedient na. Responsibilidad po natin na nagre-renew tayo ng kaisipan. Para nawawala yung mga basura. Kasi ang dami po ng mga inputs na pwedeng mapasok tama sa ating kaisipan. At nakaka-apekto po yun sa ating daily living, sa ating daily function. Kaya kailangan po tayo ay nagre-renew ng kaisipan. Kaya nga ito yung pinapagawa sa atin. Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 24, you were taught with regards to your former way of life. Ano daw ang dapat nating gawin? To put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. Then ano dapat nating gawin? To be made new in the attitude of your minds. Renewing of minds po yun. Pagkatapos, to put on the new self. Ano ba yung new self natin? Holy and righteous. Yun mga kapatid. Trabaho po natin ang mag-renew ng kaisipan. Ang sabi ng Romans chapter 12 verse 2. Do not be conformed to this world. This age fashioned after and adapted to its external superficial customs. But be transformed, change by the entire renewal of your mind, by its new ideas and its new attitude, so that you may prove for yourselves what is good and acceptable and perfect will of God, even the thing which is good and acceptable and perfect in His sight for you. Mga kapatid, hindi po lahat ng uso sa mundo ay dapat nating wag sundin or gayahin. Hindi tayo dapat laging nakikiuso. Itong uso ngayon, dapat in ako. Hindi po. Hindi tayo dapat laging nakikiuso sa mga bagay sa mundo kasi in the first place, hindi yan bagay sa iyo. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, ang mga bagay sa mundo o ang mga bagay na makamundo, hindi bagay sa iyo. Maniwala ka. Hindi bagay. Bakit? In the first place, hindi ka naman tagamundo, ikaw ay mamamayan ng langit. Amen mga kapatid. Hallelujah. Kaya careful tayo, huwag tayong gaya ng gaya. Mag-renew tayo ng ating mga kaisipan. Finally mga kapatid, sabi dun sa New Testament Expanded Translation by Kenneth West. Sabi po dun, and stop assuming an outward expression. Ang ganda nito mga kapatid, dadahan-dahanin ko. And stop assuming an outward expression that does not come from within you. Bakit? Ikaw ay bago ng nilalang and is not representative of what you are in your inner being. Being but is patterned after this age. Anong dapat daw natin gawin? But change your outward expression to one that comes from within and is representative of your inner being. Paano? By renewing your mind.
Wow, kaya nga sabi ko sa iyo, yung mga bagay na makamundo, huwag mong gayahin, hindi yan bagay sa iyo. Huwag kang umasta ng astang ganyan kasi hindi yan bagay sa iyo dahil hindi ikaw yan. Tama mga kapatid. Resulting in putting to the test what is the will of God, the good and well-pleasing and complete will, and having found that it meets specifications, place your approval upon it. In closing, mga kapatid, nasa pag-renew po ng kaisipan. Sabihin nga po natin, pag-renew ng kaisipan. Or pagbabago ng isip. Ang pag-renew ng isip or ng kaisipan, para yung obedient na, sino po dito yung obedient na dahil sa biyaya ng Diyos, ay makapamuhay. Yung obedience na mayroon tayo ay mailabas at makita sa atin. Amen? Para mangyari po yan, dapat nagre-renew tayo ng ating mind. Para ma-express natin kung ano tayo from within or from the inside, dapat marunong tayong mag-renew ng ating mind. Amen, mga kapatid? Meron po ba tayong natutunan, mga kapatid? Amen. Praise God. Sige po, kung may natutunan na tayo, mag-take away na tayo. Hallelujah. By the grace of God, we are now obedient. Let's make it personal, mga kapatid. By the grace of God, I am now obedient. Amen, mga kapatid. Having a new heart, willing and eager to do good. Lagi po nating tandaan, in Jesus, we are grace. Let us pray. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat po. Hindi po namin alam kung paano express. Words are not enough, Lord, para pasalamatan ka sa iyong sukdulang biyaya, O God. Lord, salamat sa iyong biyaya. Thank you, Lord, for your grace that made us obedient. Lord, salamat sa katotohanan na dahil kay Kristo, kami ngayon ay mga nabiyayaan na at may mga masunurin ng puso, eager and willing to do good. Salamat, Panginoon, sa bagong paglikha mo sa aming pagkatao, O God, na mayroon na kami mga bagong naisin at desire. Ang aming mga naisin at desire at gustong gawin, Panginoon, ay kung ano yung kalooban mo para sa amin. Salamat, sapat ang biyaya mo. Hindi po kami mahirapan na gawin ng tama. Hindi po kami mahirapan na sumunod sapagkat kami po ay nilikha mo ng bago, mayroon kaming bagong puso at ang mga pusong ito ay masunurin sa kalooban ng Diyos. Sa iyo kapatid na nakapakinig at nakapanood ng mensaheng ito, gusto mo ring magkaroon ng obedient heart. Gusto mo ring mabiyayaan. Gusto mo ring maging graced and obedient sapagkat ang biyaya ng Diyos ang dahilan kung bakit tayo nakakasunod. Madali lamang kapatid, tanggapin mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Paniwalaan mo ang kanyang tinapos sa gawa doon sa krus at muling pagkabuhay upang nang sa ganon at this very moment, ikaw ay mabiyayaan at magkaroon ng pusong masunurin. Sumunod ka sa panalangin ito, kapatid. Panginoon, ako po'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako po'y mapapahamak, hiwalay sa iyo. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Naniniwala ako sa iyong tinapos na gawa doon sa krus at muling pagkabuhay. Salamat po na ako ngayon ay may bago ng puso, isang pusong masunurin sa iyong kalooban. Salamat po sa buhay na walang hanggan na mayroon ako at kailanman ay hindi mawawala sa listahan ng aklat ng buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagkilala, pagsamba. Tunay nga, Panginoon, that we have been graced by your hyper grace of God. Lord, patuloy po namin ipagsisigawan at palagi po namin sasambitin na dahil kay Kristo, kami po ay permanenteng nabiyayaan. To you be the glory, the honor, and praises. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you.